And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Hanggang ngayon, ay wala pa akong boyfriend. Dahil siya lang ang nasa isip at puso ko. Itago niyo ako sa pangalang Sasha. May best friend ako, si Paul. Not his real name. Bata pa lang kami, lagi na kaming magkasama. Siguro, mga 5 years old ako noon at 7 years old si Paul. Hanggang sa lumipas ang panahon, nagdalaga at binata kami. Malapit na magkaibigan pa rin kami. Alalang-alala ko pa, kakabreak lang namin ang boyfriend ko. So, syempre, best friend ko si Paul, kaya siya dapat ang nasa tabi ko. Pero ibang nangyari. Pilit ko siyang pinalalayo. Kasi ayokong may nangingialam sa buhay ko at that time. Lagi akong nakakulong sa kwarto, hindi ako kumakain, basta sobrang depressed ako na ewan. Pero mapilit si Paul. Makulit siya actually. Hindi niya ako tinigilan kahit na may girlfriend siya noon. Well, lumalayo talaga ako sa kanya kasi seloso yung girlfriend niya. At madalas, sa akin pa nagsiselos. So back to the topic, ayun nga. Lagi siyang kumakatok sa kwarto ko. Kaya, pinapasok ko na din siya nung hindi ko na siya matiis. Hanggang sa makita niyang masama yung tingin ko sa kanya. Ginitian niya lang ako. Lumapit siya sa akin at niyakap ako. Doon ako umiyak nang umiyak sa kanya. Pero, carry niya lang kahit na basa na yung t-shirt niya dahil sa mga luha ko. Tapos, pagkatapos kong umiyak, hinalikan niya yung noo ko. At sinir niya ako na mag-move on na. Kaya kada uwian namin, dediretso ako sa room ko at kapag kumatok na siya, bubuksan ko agad yung pinto kasi alam kong siya yung magko-comfort sa akin. Fast forward. After 1 month, naging okay na okay na ako dahil sa mga effort ni Paul. Kahit na madalas ay inaaway siya ng girlfriend niya. Actually, nagkakalabuan na sila ng girlfriend niya. Kaso, hindi niya maiwan kahit na niloloko na siya. Kasi, may kasunduan sila ng parents ng girl. Then after 1 month, napagdesisyonan kong lumabas na ng bahay. Nakatapat ako sa salamin noon nang biglang may kumatok. Pagkabukas ko ng pinto, ay bumungad sa akin ang pogi kong best friend. Sabi niya, sumama daw ako sa kanya dahil kakain kami sa labas. Tahimik lang akong tumango at sinabing, susunod ako sa baba kaya doon na lang siya maghintay. So ayun, pumunta kami sa kanila. Nagtaka ako kasi ang sabi niya, kakain kami sa labas. Kaya nagtanong ako kung bakit niya ako sinama doon. Hanggang sa dinala niya ako sa treehouse na pinagtatambayan namin dati. Nakita ko lahat ng mga ginawa namin na kalokohan. Mga matitigas na clay na nakakorteng palayok. Mga straw na ginawang banig. Mga picture ko na stolen shot. At marami pa. Sinubukan kong gawing seryoso yung mukha ko noon pero hindi ko magawa kasi sobrang napapangiti talaga ako sa mga nakita ko. Ang sabi niya sa akin, ayan, ngumiti ka din sa wakas. Tagal kong hinintayan eh. At saka niya ako hiniyakap ng mahigpit. Sobrang saya ko noon kasi lagi niya ako pinangingiti at pinatatawa kahit na sobrang dami niyang problema.
Minsan pa nga, bigla siyang umiyak sa harapan ko dahil sa sobrang dami na niyang problema. Kaya simula nun, lagi ko na siyang tinatawagan. Kasi si Paul yung tipo ng tao na mabilis sumuko. Yung konting problema lang, iinom ng alak, tapos magtatangkang magpakamatay. Kaya lagi kami nag-aaway kasi sa mga pinaggagawa niyang kalokohan. At isang araw nga, nakita ko siya sa tapat ng bahay nila. Gabi na noon at galing ako sa school, kasama niya yung tropa niya sa labas habang nagiinuman. Tinignan ko lang siya ng masama at naglakad na ako. Hinabol niya ako noon at sorry siya ng sorry. Kung tutusin nga, para kami mag-jowa noon. Pero hindi naman, mag-best friend kami. Eh alam niya kasi na ayaw kong umiinom siya. Gusto ko na yung problema niya, eh isasangguni niya sa akin. Kasi anong silbi ko bilang best friend niya? Pero ang tigas ng ulo niya eh. Kaya yun, inaway ko siya ng inaway. Hindi ko siya pinansin na mahigit 1 week. Pero sa mga araw na yun, lagi siyang may effort sa akin. Kapag uwian ko na sa school, lagi niya akong sinusundo kahit na tablado siya sa akin. Pagising ko sa umaga, laging may brownie sa bedside ko. At may letter na kasama yun. Basta, sobrang ma-effort niya. Hanggang sa isang araw, bigla kong naisipang kausapin na siya. Kasi grabe naman ako mang-away sa kanya. Pinili ko yung damit na pinakagusto niyang suot ko. Isang black t-shirt na may surname niya sa likod at jogging pants. Ayaw niya kasi nakita yung kaluluwa ko. Ayaw niyang nagsusot ako ng maigsi o masyadong exposed yung skin ko. Kaya ayun yung sinuot ko. Habang nagbibihis ako, biglang may kumatok kaya nagmadali ako magbihis. Pagkabukas ko ng pinto, nakita ko si Mommy. Ginitean niya ako at sinasabi sa akin na nasa baba na si Paul. Nagmadali akong bumaba at hinarap siya. Niyakap ko siya ng maigpit at doon nagsorry na ako habang umiyak. Hinalikan niya lang yung bumbunan ko at sabi niya pa, "Tahan na, baby Basha, Sasha. Ayokong umiiyak ang prinsesa ko, kaya tigil na, please." Sa kanya sinabing, sumama ako dahil sobrang dami ko na daw utang sa kanya. So sumama ako kasi alam kong may kalokohan na naman siya. Sumama ako at pumunta kami sa favorite place namin, which is yung treehouse. Pagkadating ko doon, sobrang gulat na galot ako kasi ang daming pagkain. Halos puro favorite namin ni Paul. So kumain ako ng kumain habang nakatitig lang siya sa akin. Ako naman, syempre tumigil sa pagkain at tiningnan siya ng masama. Sabi ko, "Hoy Paul, bakit di ka kumakain? May gayuma siguro to, kaya ako lang yung pinakakain mo." Pagbibiro ko pa. Nang bigla siyang lumapit sa akin at hinalikan ako sa labi. Nagulat ako kasi first kiss ko yun sa lips. Kahit na meron akong ex, never akong nagpahalik sa labi kasi may hinihintay akong unang hahalik doon. Kaya ako, natulala, nang bigla siyang nagsalita, "Ang sarap naman, lasang brownies." Sabi niya sabay tawa. Kaya sinalpakan ko siya ng brownies sa bibig niya at tinuloy ko na lang yung pagkain ko. Nang bigla siyang magsalita ng, "Baby Sasha, sorry ha, hinalikan kita sa labi." Siyempre ako, kain lang ng kain. Hanggang sa magsalita siya uli. At ang sabi niya ay, "Baby Sasha, paano kapag iniwang kita? Anong gagawin mo?" Seryoso niyang tanong habang nakatingin sa mga mata ko. Tinigil ko yung pagkain at lumapit sa kanya. Niyakap ko lang siya ng maigpit at saka nagsalita ng, "Wala akong gagawin kasi alam kong hindi mo naman ako iiwan eh. Tsaka pinangakuan mo kong forever mo kong babantayan, hindi ba? Kaya wala akong gagawin." Sagot ko sa tanong niya nang biglang pumatak ang luha ko. Ewan ko ba kung bakit ako naiiyak?
Siguro dahil na-miss ko lang siya or dahil first time niyang tinanong yun sa akin. Ayun, ako, iyak na naman ng iyak sa balikat niya. At nang matapos na akong umiyak, hindi niya ako pinauwi agad. Nag-aya pa siyang magkwentuhan pa kami. Parang sinusulit niya yung oras na magkasama kaming dalawa. Ultimo nung hinatid niya ako sa bahay, sumama pa siya sa loob ng bahay namin. 11 na ako nakauwi nun. Hindi naman nagalit sa mommy kasi pinaadam ako ni Paul. At sem break na din kasi Christmas Eve na. So pagdating sa bahay, pumasok na agad ako ng CR para makapaghilamos na at matulog. Nung palabas na ako ng CR, nagulat ako kasi nandun pa si Paul. Nakaupo pa din siya sa kama ko. Mukhang hinintay niya talaga ako. Ginitian niya ako at tumayo na siya sa kama. Akala ko aalis na siya that time. Kasi naalis yung ngiti ko sa labi. Pero mali ako. Kasi tumayo pala siya sa kama para patulugin ako. By the way, alam ni mommy na magkasama kami. May tiwala siya sa kay Paul kasi si Paul yung nagsilbi kong kapatid na din dahil only child kaming parehas. Well, humiga na ako sa kama dahil baka magalit pa siya. Tumabi siya sa akin. Sanay na akong ganun siya kasi siya yung nag-aalaga sa akin kapag wala si mommy at may sakit ako. Pinaglaruan niya yung buko, inikot-ikot niya sa daliri niya habang kumakanta siya ng Kundiman, yung song ng Silent Sanctuary. Ginawa niya yun hanggang sa makatulog ako at nang papikit na yung mata ko, narinig ko pa yung huling sinabi niya na, "Baby Sasha, mahal kita ha. Sorry kung iiwan na kita ha. Sweet dreams, baby." At saka niya ako inalikan sa labi. Magsasalita pa sana ako kaso nadala na ako ng antok ko. At nung paggising ko ng umaga, may nakita akong sulat sa table ko. Galing kay Paul. Hindi ko agad binasa kasi bala ko siyang tawagan dahil sa ginawa niya kagabi at dahil na din sa huli niyang sinabi sa akin na kinakakaba ko. Pero mas lalo akong kinabahan kasi puro message ni mommy yung nasa phone ko. Ang sabi niya, nasa ospital daw siya dahil sinugod si Paul doon. Napaaway daw ito nung madaling araw. At nakalagay dun kung anong ospital at kung nasan sila. So ako naman, mabilis akong nag-ayos kasi sobrang kabang-kaba ako eh. Paalis na ako noon nung maalala kong naiwan ko yung phone ko sa kwarto kaya bumalik ako. Nung bubuksan ko na sana yung pinto para makalabas na, biglang may humawak sa kamay ko. Nagulat ako kasi si Paul yung nakita ko. Nung hinawakan niya yung kamay ko, ang lamig-lamig. Pero wala akong pake kung ano pa siya that time. Hinawakan ko yung dalawang pisngi niya. Tapos tinanong ko siya kung okay lang ba siya at kung ano yung nangyari. Pero nakatitig lang siya sa akin habang seryoso yung mukha niya. Nang biglang nag-vibrate yung phone ko. Tumatawag si mommy. Kaya sinagot ko agad. Humahagulgol si mommy sa kabilang linya. At ang sabi niya sa akin, wala na daw si Paul. Patay na daw si Paul. Hindi ako makapagsalita at nangihina ako. Tiningnan ko yung Paul na kani-kanina lang nasa harapan ko. Puro dugo siya sa mukha at nanggagaling yun mula sa ulo niya. Nakangiti siya sa akin habang umiiyak. Nabitiwan ko yung phone ko nung yayakapin ko na sana siya pero bigla na lang siyang nawala. Wala akong nagawa, iyak lang ako ng iyak kahit nung nasa taxi ako. Sa PGH siya dinala pero nasa ER si Paul. So pagpasok ko dun, saktong ilalabas na sana siya. Nakatakip na siya ng kumot nun kaya lalo ako napaiyak. Lumapit ako at bagya akong tinanggal yung kumot na nakatakip sa mukha niya. Lalo akong umiyak nung nakita ko yung itsura niya. May tama siya sa ulo, may pasa din yung cheekbone niya, at may sugat sa labi. Tinanggal ko pa yung kumot at nakita ko pa yung iba niyang mga pasa. Iyak ako ng iyak noon habang hawak yung isa niyang kamay na mainit-init pa. Dinala siya sa morgue na kasama ako. Para akong tanga sa loob ng morgue habang kinakausap siya hanggang sa ibigay ni tita
yung mommy niya, yung phone ni Paul. Baka daw alam ko yung password nun. Kailangan daw yun kasi gusto nilang mahuli yung salarin. At bago umalis si tita, sabi niya, mahal na mahal daw ako ni Paul. Kasi hanggang sa huling hininga nito, ako pa din daw yung hinahanap. Actually, tumagal pa daw si Paul ng isang oras at bigla na lang dumiretso yung line sa puso nito kaya nirevive pa ito. Pero hindi na rin kinaya. Yung sa ulo yung pinakamalalang tama nito kaya yun yung kinamatay niya. So back to the phone, binuksan ko yung cellphone niya at nagulat ako nang makita ko yung wallpaper dun. Pero hinayaan ko na lang at binasa ko yung mga message. Lalo ako napaiyak. Kasi ako pala yung dahilan ng lahat. May nagbabanta sa mga dati niyang kaibigan. Nagagalawin daw ako kapag hindi sila inireto ni Paul sa akin. Sira ulo kayo. Gag kayo mga pare. Huwag si Sasha. Iba na lang gustuhin nyo. Kasi matagal nang kami. At yun yung huling reply ni Paul sa nag-text sa kanya. Number lang yung nakaregister dun. Nakita ko din yung last text niya sa akin na hindi ko pa nababasa dahil sa kakaiyak. At ang sabi dun, Baby Sasha, good morning. Umalis muna ako ha, para bilhan ka ng favorite mong brownies. Babalik po ako dyan. Promise. Basahin mo lang yung sulat ko sa table mo ha. I love you more than a best friend. At lalo akong napaiyak. Fast forward. 3 days lang siyang binurol. At pinirakirimate yung katawan ni Paul. Pagkatapos noon, lagi na akong tulala. Hanggang sa isang araw, pagkagaling ko sa school, humiga ako sa kama kasi alam ko matagal-tagal na naman naiyakan yun. Nang biglang mag-vibrate yung phone ko na nakalagay sa bedside table. At napansin ko yung sulat sa gilid ng lamp ko. Siguro dahil sa sobrang sakit kaya nakalimutan ko yung huling message sa akin ni Paul na sinulat pa niya. Kinuha ko yun at binasa ang sulat. At ang mensahe ay, Baby Sasha, may good news ako. Wala na kami ni Anne. Nagkausap na kami ng parents niya na hindi na matutuloy yung walang kwentang kasunduan. Sobrang saya ko. Kasi matagal na kitang gusto. Pero hindi ko magawang ligawan ka dahil kay Anne. Pero ngayon magagawa ko na. Sana payagan mo ako ha. Magtatampo ako sa'yo kapag binasted mo ako. Pero joke lang yun kasi mahal na mahal kita. Kahit na ayaw mo sa akin, okay lang basta alam kong masaya ka. Huwag pong magiging pabaya ha. Aasawahin pa kita at aanak ka ng tatlo kasi yun yung gusto mo, di ba? Tsaka gagraduate pa tayo. Basta, mahal na mahal kita. Dito lang ako palagi. Hindi kita iiwan. Pangako. Mua. Hagulgul ang ginawa ko pagkabasa ko nun. Wala na talaga akong nagawa. Kasi yung taong matagal ko nang nililihim mahalin, ay mahal din pala ako. Yung taong gusto ko maging first kiss ko, eh ako din pala yung gusto. Kaya mas lalo akong umiyak nang umiyak. Pagkaraan ng ilang segundo biglang lumamig. Alam kong si Paul yun. At alam kong lagi siyang nasa tabi ko. Binabantayin ako. At bigla ko na lang nasabi niya, mas mahal na mahal kita, Paul.
Mas mahal na mahal kita nang higit pa sa kaibigan dati pa. Kaso bigla ka lang nang iiwan. Nakatulog ako sa sobrang bigat ng mga mata ko. Lumipas pa ang mga araw. Taon. Hanggang ngayon, sariwa pa rin ang lahat. Sariwa pa rin lahat ng sakit at lahat ng pangyayari na nangyari 2 years ago. Pero nahuli na yung mga nambugbog kay Paul. At nasa Boys Town na sila. Nalaman din na nagdodroga sila kaya ganun mag-isip. Nakwento din nila na pauwi na sana si Paul nung makasalubong nila. Kaya napagtripan nilang bugbugin sa Eskinita. Mga walang kaluluwa. So ayun. Hanggang ngayon, wala pa akong boyfriend. Dahil si Paul. Si Paul lang ang nasa isip at puso ko. Well, masaya na rin ako kasi alam ko na makakasama ko na rin siya. May stage 3 cancer ako sa dugo. At wala na akong balak magpagamot. Kasi alam kong mamamatay at mamamatay din po tayong mga tao. Tanggap na po yun ng parents ko. Kasi ayoko na po talaga magpagamot. So to you, my best friend, my baby Paul. See you. Magkikita na din tayo. At alam kong malapit na yun. Kung nasaan ka man ngayon, please stay there, ah. Kasi susundan pa kita. Susundan pa kita. You save me, Paul. And at the same time, you were hurting. Ganyan siguro talaga ang tunay na lalaki. Mamahalin ka ng totoo kahit sa huling hininga niya. Hanggang dito na lang. This is Sasha and this is my secret file.